Alright guys, so today's vlog is about hair product. To my YouTube channel and today's vlog ayon ay sa may hair product tayo pupunta dahil napakarami nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang hair product na ginagamit ni Mr. Daniel Padilla. So sa akin naman ay nag-start ako sa paggamit ng hair product 2016, doon ako nag-start. Bali sa mga hindi pa nakagamit ng hair product, ang highly recommended ko sa inyo ay ang bench na Clayto, yun yung gamitin nyo muna. Kasi may mga tao na mga irritating sa mga hair product. So hindi mo alam kung sensitive yung anit mo sa mga hair product, di ba? Kung gustong mag-try, mag-Clayto ka na muna. Pero sa mga nakakapag-try at sa mga subok na ang hair product na mga matitindi, kunyari pomade, ganun, matitindi na mga chemical na yun eh. Yung mga stronghold yun, matitindi na yun. So para sa inyo tong vlog na to. And then, naisip ko siyang i-vlog because, ayun, tulad ko na mahilig sa hairstyle, ay iniisip nating mabuti kung ano nga ba yung mga ginagamit na hair product ng mga artista. Pero ako kasi, nakatuon lang ang isip ko sa isang artista. Yun ay si Mr. Daniel Padilla. Dahil siya yung pinaka, sa pananaw ko lang ah, sa perspective ko lang, siya yung pinaka solid magdala ng hairstyle. So, yun yung dinagaya natin lagi. And then, ayun, yung hair product na ginagamit niya ay sasabihin ko later. Pero gusto ko muna sa inyo i-share yung mga ginagamit ko. And then, ang una kong ginamit na hair product is 2016. Ito yung mga pictures. Ayan, bali, hindi siya ganun ka-okay pa. Dahil, hindi naman siya sobrang stronghold. Kasi, syempre, bumabagsak-bagsak pa yung buhok ko dun. Kapag nagbabrush up ako or yung pataas na, kasi nagpompador ako dati. Medyo bumabagsak pa siya. Hindi siya ganun ka-stronghold. Pero maganda siya. Kung tatanungin mo ako na, Seth, ano yung pinaka-the best hair product na nagamit mo in your whole life? Ang sasabihin ko talaga is bench Clayto na kulay green. Kasi yan yung pinaka-okay sa akin. Kunyari, maglalagay ka, madali lang lagay. Pagka maliligo ka, madali lang din tanggalin. Kasi may mga ganung hair product na sobrang mabibwisit ka sa sobrang lagkit eh. Diba? Alam mo yun. Kapag lalaki ka, ay irita ka, di ba? Kapag mahirap tanggalin sa buhok mo. Kahit mag-conditioner ka pa, mag-shampoo ka pa, mahirap tanggalin. Pero yung Clayto na yon, madali siyang tanggalin, maayos siya. Tsaka kagandahan nun, hindi nasisira ang buhok ko. And then, ang pangalawa ko namang ginamit ay ang 360. Kali ko napapansin nyo, lagi ako nagbe-bench kasi subok ko na yung bench eh. Kumbaga, hindi na ako sumusubok ng iba pang hair product kung maayos naman ang hair product na ibinigay sa akin nung nakaraan. Bali, yung 360 ay sobrang stronghold. Yun yung okay sa kanya kasi pagka nagbabrush up ako, hindi na siya natatanggal. Para na akong naka-hairspray nun. Kaso, ang tendency niya is kapag sobra kang natatapat sa araw, nasisira yung buhok mo. Diba? So, may part na nangyari sa akin nun, halos yung iba kong tuktok dito is nakulot. Dahil nga, nasunog yung iba kong buhok. Dahil, syempre, ako si tamad ako eh. Hindi ako nagdadala ng payong eh. On the go ako. Kasi panira nga ng forma. Pero which is wrong. Diba, na hindi ako nagdadala ng payong. Pero ngayon naman, nagdadala na ako. Kasi sinabi ako ni Bella, mali nga yung ginagawa ko. So, ayoko kasi nung ganun. Yung kanyari, naka-jacket ka, pogi mo tignan. Tapos yung dala ka payong. Naiirita ako sa ganun eh. So, yun yung sinasakripisyo ko, yung ganun. Pero mali nga, kasi nga nasisira yung buhok ko. Tsaka umiitim ako, ba? Diba? So, tsaka dagdag tigyawat yun, tol, sa mukha natin. Yung 360 is maayos, kaso ang tendency niya is mahirap siyang tanggalin. Kapag naliligo ko, ang hirap niya, kinukuskus ko siya talaga ng todo, ba? Diba? And then, ayun, pasok na tayo sa may pinakalas kong ginagamit, ay ito. Itong Bench Barbers Fixed Professional Pomade. Ito. Ayan. Kung nakikita niya, ayan ba? Parang ito yung lightning. Ito. Ito yung gamit ko ngayon. High shine siya, tsaka heavy hold. Yun yung kagandahan sa kanya. Ito yung gamit ko. Kasi, alam nyo, para sa mga nagkikimpi hairstyle to. Hindi siya para sa sasabihin mo, brush up ako tol, ganon. Hindi pwede. Kasi bumabagsak yung buhok mo. Example ako, nag-pomade ako. Ibabrush up ko yan. Babagsak yan ng mga ilang minuto.
Pero kung gusto mo naman, pwede ka naman mag-hairspray, di ba? Pwede ka rin naman mag-hairspray para mapanatili mong hold yung, ano, strong hold yung buhok mo. Yun yung, ito yung huli kong gamit. Siguro gamit ko na siya almost 1 year. Wala naman akong problema dito. Pero, ito lang naman ang tanong natin dyan sa mga nirekomenda ko sa inyo or sa mga ginagamit kong product. Seth, nagkakatigyawat ba ang noo mo? Or nagkakatigyawat ba yung mukha mo kapag gumagamit ka ng mga hair product na ginamit mo? So, ang sasabihin ko ay oo. Normal yun kung wala ang dalang panyo. Kaya ako, always ako nagpapanyo. Example ngayon, nagdadala ako ng panyo sa paligid ko. Yan, katulad yan. Kasi nga, yung kunyari mainit, nagpapawis ang anit natin. So, ang tendency yung chemical is napupunta sa mukha mo. Kaya nga, di ba nagiging oily ang mukha natin? O, di ba? Ngayon mo lang naisip. Kasi nga, yung hair product na ginagamit ng kalalakihan is may chemical. So, kapag ka ikaw, pawisin ka, tulad ko, acidic ako eh. Lagi akong pawisin. Kaya nga, yung t-shirt ko lagi, gusto ko, hindi ganun kanipis kasi nga acidic ako. Kumbaga, yun yung mga taong pawisin. So, ang kailangan mong dalhin is lagi yung magdala ng panyo. Kailangan mong magpahid lagi sa mukha mo. Lalo na ngayon, nag-face mask tayo ngayon, ngayong pandemic, kailangan mong magdala ng panyo, kapatid. And then, ang kailangan mo dun, para hindi ka magkatigyawat, yun nga, bukod sa panyo, lagi kang magdala sana ng ano, pamaypay kung hindi ka pupunta sa mga aircon. Kasi ang mangyayari nun, may initan yung mukha mo, yung chemical na mapupunta dyan is papasok dun sa mga pores mo. Syempre, pag mainit, open ang pores natin, di ba? Eh, mas maganda sana magdala ka ng pamaypay tsaka extra na panyo. Ganon. Kasi ako, subok na subok ko na yan, tol. Hindi pa nag-i-skincare, subok na subok ko na ang mga tigyawat. Napakadami kong tigyawat dati because of the hair product. Pero hindi natin sila masisisi. Sisihin mo yung sarili mo pag di nagdala ng panyo katulad ko dati. Di ako nagdadala ng panyo dati pero ngayon kailangan ko na talaga. Ayun, basta yun yung gagawin mo. Tsaka kung may makikita ka doon na CR or ano, bawat pawis mo, mas maganda na mag-ano ka, ilamos ka doon ng malamig na cold water or bili ka ng mineral water. Oh, ganun ako gastos para lang hindi ako magkatigyawat. Lalo ngayon, nag-i-skincare ako, ginagawa ko pagka may extra. Syempre, inumin ko yung tubig. Tapos, yung matitira doon is pinangihilamos ko na sa mukha ko para maiwasan natin yung mga pimples, di ba? So, ayun, extra ano ko lang yon, tips ko lang yon sa inyo para maiwasan nyo yung mga tigya-tigyawan na yan. And then, ayun, pasok na tayo. So, nalaman nyo na yung ginagamit kong mga hair product. Bali, yung mga yon ay ang mga ano ko lang, tips ko lang sa inyo. Pwede kayo mamili sa tatlong yon. Kasi subo ko na yan, tol. Pero sinasabi ko sa inyo, bago nyo bilhin, itry nyo muna. Kasi may try naman dun eh. Pwede kayo mag-try dun sa bench eh. Kung magkakaproblema ba, magkaka-dandruff ka, dadami dandruff mo, or something oily, kailangan mo yun itry. Huwag ka muna agad bibili. Kasi baka sabihin nyo, si Seth kasi ganito eh. Tapos pala, nagka-problema buhok ko. So, may pakirin ako sa inyo. May care ako sa inyo. Gusto ko, i-check nyo muna mabuti kung okay nga ba o hindi. And then, pasok na tayo dito sa mismo topic natin. Ano nga ba ang ginagamit na hair product ni Mr. Daniel Padilla? Actually, kakatanong ko lang yun kay Sir Ryan ko. Si Sir Ryan ko, kung hindi niya kilala si Sir Ryan ko, i-follow niyo na rin siya sa kanilang social media account. Si Sir Ryan ko ang kanyang, bali siya yung ano, hairstylist ni Mr. Daniel Padilla. Sa lahat ng mga hairstyle na kinabibili ba kay DJ, siya ang may daan nun bago maging guwapo talaga yung Daniel Padilla natin. Siya yung naging daan para maganda ang buhok na mapapakita niya sa mga tao. So, ang ginagamit pala ni Mr. Daniel Padilla is ay ang bedhead. Yun yung hairspray niya. Bali, ang pagkakalam ko, kasi base dun sa may mirror shot ni Sir Ryan ko sa may story niya, nakalagay din dun ang pagkakalam ko is ano rin yun, hair product din yun. Bali, ang dama ko, yun din yung gamit niya. So, pricey siya kung tatanungin nyo. Pero kung makakaganda naman sa buhok nyo, why not, diba? So, at yun yung gamit niya, bedhead. You can check that sa may Shopee or Lazada. Kasi chine ko siya kanina. Nasa 1,300 pesos siya. Pero pricey siya. Pero I think worth it siya. And then, ayun. Tsaka, kung gusto niyo naman bumili ng mga hair product ni Ditch na ginagamit niya, pwede kayong bumisita sa may Barbero Blues. Nagbebenta sila doon ng mga hair product ni DJ. Pwede kayong bumisita doon para makabili kayo ng mga hair product ni DJ. So, ayun, yun yung gamit niya. Sa mga taping niya, sa mga shooting niya, kumbaga, sa lahat ng pictorial niya, vlog ni Catherine, makikita niyo yun na yun yung hair product na ginagamit niya.
sa ngayon ha, kasi hindi ko alam nung nakaraan. Kasi ang alam ko bench eh, pero ngayon pala is bedhead. Ayun, ito yung mga hairstyle ni DJ kung mapapansin nyo. Napakagaganda, tsaka maayos, kumbaga makikita mo na maganda yung buhok niya, maganda yung pagkakaayos, tsaka shiny, yun yung importante. Maganda kasi sa lalaki na pagka nag-hairstyle ka, is shiny yung buhok mo. Tulad ko, shiny ano, kapag ano, kasi ito, yung hair product na binili ko is ano, may high shine siya. Ito, yun yung kagandahan. At saka, ang kagandahan naman dito sa binili ko, bukod sa maganda siya, is mura naman siya. Pero dito naman tatapos ang ating vlog and I hope na marami kayo natutunan sa ating video today. At ayun, sinasabi ko sa inyo, ito ay mga tips lamang. Kung may sensitive na hair ka or something, ay mas maganda na subukan mo siyang mabuti. Bakit ka ba humahangin? Isipin nila may multo dito. Basta kung gusto mong mag-try ng mga hair products or something, mas maganda na subukan mo muna siyang mabuti. Diba? Tsaka i-check mo, meron naman dito mga nakalagay sa ilalim eh. Check mo siyang mabuti kung maganda ba sa buhok mo or something. Ito yun, maraming salamat sa inyo guys. And sana marami ako natulungan sa inyo at sana nakatulong itong mga ginawa ko sa inyo. At tulad ko, maarte rin ako sa buhok. Sana katulad ko, maganda rin ang maging hairstyle nyo sa mga susunod na hairstyle na gagawin nyo. Thank you so much guys and I hope to see you soon and God bless! Alright guys, so nagbabalik tayo sa ating shoutout time and ito ang ating shoutout for this vlog. Okay, siya si paring Justin Norbin Mabeza at ito ang sabi niya, Tol, ako nga pala yung sa TikTok pa-shoutout, Tol. Ayun, so nakakatuwa lang na yung mga TikTok followers ko is pumibisita sa ating YouTube account and mas gusto ko yun kasi ginawa ko yung TikTok ko para talaga ma-promote ang ating YouTube account. And ayun, so paring Justin Norbin Mabeza, maraming salamat sa iyo, Tol, sa iyong suporta. Simula sa TikTok hanggang dito sa YouTube, binalikan mo ako para suportahan ako, Tol. Thank you so much. I really appreciate it, man. Thank you. At sa mga gusto ko magpa-shoutout, at comment down below lang kayo dito at huwag kakalimutan ng hashtag SedGavino and hashtag DJPOOTD. Thank you so much guys and I hope to see you soon and God bless. For more videos, click here and hit the notification bell and hashtag SedGavino.